Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli, Happy Women's Month sa ating lahat. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tukol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy. Ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. First question from Celie Bueno, naka-work from home lang siya pero okay. Monitor. First question niya, is the camp of Kibuloy bound to question the legality of the arrest warrant before the Supreme Court? Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media. Ngayong umaga ba or kahapon lamang? So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-i-raise nila sa Korte Suprema. Second question of Celie. Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, he will ask the committee to stop or terminate the hearing against Kibuloy and he will explain the basis of his motion to stop the hearing. Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay, second po na magtatanong si Raymond Tinasa. Ma'am, morning. Ma'am, pero sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite, alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero is there any chance, even slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at haya na lamang daw sa judiciary? May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents no? Tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Next, si Raymond Alcaaz. Two or before
nasabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Kiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, eh may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga nung tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer? Kaso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ang aking mga kasama, at least tatlo na at seryoso ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko, lalong dumadami ang mga issue at lalong lumilinaw kung ganong ka intertwined ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi
makatakas si Kibuloy. Okay, next po, si Michelle. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kibuloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17, o kung ilan man siya naging, ano? Kasi yun na nga, sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa, ang kanyang number 8 na kondisyon, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. O, huling halimbawa, number 14, all expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-dami kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight, back and forth, with parking in NAIA. Oh, food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star, 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang ganun, magje-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado.